Magandang araw po muli mga boss. Ito pong gagawin ko is Ford Everest. Ang problema po nito, every time na magpipreno siya, meron pong sumisipol or umiingay. Lalong-lalo na po pag matagal pong na-stack o kaya sa umaga, meron po siyang sipol every time na nagbibrake siya. Dito po yung sa harap, yung naririnig niyang ingay. Kaya ang gagawin ko po dito, kakalasin ko po itong brake caliper niya. Sa brake caliper po, meron po yan dalawang bolt. Taas-baba, nasa may gilid po yan, bandang kaliwa, kung haharap po kayo. Natanggal ko na po yun mga boss, siguro nakita nyo naman. Ito na pong brake caliper ngayon ang kakalasin ko. Sasabit ko po muna itong brake caliper niya. At pag okay na, ang una ko pong tatanggalin dito is itong brake pad. Dalawa po yan. Kabilaan mga boss ha, sa rotor disc. At isusunod ko po itong sliding pin niya. Kung mapapansin nyo, yung sliding pin, nahihirapan po kong tanggalin. Ayan po yung problema. Kaya sumisipol po yung preno niya kapag siya ay nagbi-brake. Dahil nga po, naiipit po yung brake pad. Dapat po kasi pag tumapak siya ng preno, ang trabaho ng sliding pin, sasama po yan sa pag-ipit. Tapos pag nag-release po siya ng brake pedal, mag-release po dapat yung sliding pin niya. Kumbaga sa ano, dapat po yung sliding pin, naglalaro po yan. Hindi po yung pwedeng naka-steady lang siya kasi nakatukod yan sa preno. May possible pa nga yan, umiinit po yan, hindi niya lang nararamdaman eh. Hindi lang po yung piston ang pinanggagalingan kaya naninikit ang preno. Isa rin po yung sliding pin na dahilan kaya naninikit ang brake. Ngayon, kapag natanggal niyo na po yung sliding pin, gamit po ang brush, tatanggalin ko po muna yung kalawang niya at yung mga alikabok, pati yung mga buhangin na kumapit sa rotor disc. Tapos pag okay na po yun, gagamit na po ako dito ng liha. Kabilaan po ng side ng rotor disc, lilihain ko po yan. Dapat po ganun ang gagawin nyo para matanggal po yung mga kumapit na kalawang or kung ano pa man yung kumapit dyan. Sa paggawa naman po ng brake ng Ford Everest, mga boss, madali lang naman. Parang ordinaryong sasakyan lang din ito. Parang Asian lang ang dating. Hindi naman po siya ganun kahirap. Kaya wag po kayo mag-alala kung gagawin nyo. Kayang-kaya nyo po yan. At pag okay na po, nalihan nyo na. O gamit po kayo uli ng brush. Brushin nyo po yung paligid ng clip. Mahalaga po yung clip na malinis. Kasi dyan po mag-i-slide yung brake pad nyo. At para sigurado, gumamit din po kayo ng basahan para mapunasan nyo po yung pinaka-rotor disc niya. Tapos dito naman po tayo sa sliding pin niya. Ayan, ispray nyo lang po ng WD-40 yan mga boss. Tapos gamit po kayo ng basahan. Kuskusin nyo po siya ng maigi. Kalawang lang po yan, matatanggal po yan. Kung ako sa inyo, kung gagamitan nyo po siya ng liha, pwede po yung mga 800 o kaya 1,000. Yung hanggat maaari, hindi siya magagasgas ng todo. Kasi pag numipis po yan mga boss, ang mangyayari po dyan, kakalug po yan sa loob, lalagutok po yan every time nagpipreno kayo. Kaya mas okay na gamitan nyo lang ng WD-40, tapos kuskusin nyo lang po maigi ng basahan, katulad ng ginagawa ko. Malilinis po yan, yung WD-40 kasi may sangkap yan, nakakapagpatanggal po yan ng kalawang, pati yung pinaka-dirt boot niya. Ayan o, yung pinaka-boot ng sliding pin, ispray nyo rin yung WD-40. Ayan, katay nyo, mapuputi yan, katagalan. Kuskusin nyo lang sa nang kuskusin. Kaysa namang liahin nyo sa malinis nga. Ninipis naman, kakalug-kalug sa loob yan. Eh, eksakto lang po dapat yan sa loob eh. Para naglalaro po yan sa loob ng caliper holder. O, ayan po, malinis na siya. Oh. Hindi ko naman yan niliha. Oh. Pag ano, malinis na yung boot, malinis na yung sliding pin, lagyan nyo po ng grasa. Paglagay naman po ng grasa, yung tama lang. Huwag naman sobrang dami. Kailangan po talaga yan may grasa. Kasi naglalaro po yung sliding pin sa loob ng caliper holder. Dalawang piraso lang naman po yung sliding pin yan. Isa sa taas, yung isa sa baba. Importante po kasi sa brake caliper nyo na kapag nagpreno kayo is gumagalaw din siya. Eh yan po kasi hindi na siya bumabalik. At syempre, dapat yung lagayan nyo ng sliding pin dito sa caliper holder, ispray nyo po yan ng WD-40 para yung kalawang lumabas at malinis yung loob. Ganun lang po gawin nyo dun. Tapos pag okay na po, nalinis nyo na, pwede nyo na pong ilagay itong sliding pin. At kung mapapansin nyo nga po yung sliding pin, o oh, ayan, oh, nagagalaw-galaw ko na siya. O oh, natutulak-tulak ko pa, o oh, naglalaro na po siya. Di po ba? Ayan, o. Oh.
makikita nyo naman, wala po tayong pinalitan na pyesa. Nilinis lang natin yung mga pyesa niya. Kasi medyo mahal din po ang pyesa ng Ford. Kaya kailangan medyo magtipid ka rin. Kung sira na, palitan. Pero kung okay pa, linisan. Ganun po dapat ang diskarte. Dito naman po sa brake pad, dahil sa makapal pa naman po siya, eh pwede po yan liyahin na lang muna. Para matanggal lang po yung mga nangitim sa ibabaw. Liyahin nyo lang po yan. Babalik po yan sa dati niyang kulay. Ayan, kita nyo. Naging ano na. Nag-light na siya yung kulay niya. Natanggal nyo na yung itim-itim sa ibabaw. O, ito po yung kabila. Tingnan nyo, di ba? Maitim siya. O, liyahin nyo lang po yan. Matatanggal nyo po yung nasa ibabaw niyan na kakapreno nyo ng kakapreno is nangitim yan. Ayun po yung naging reason niyan kaya naging itim. Siyempre, pag tinapakan yung preno, tapos mainit, mangingitim po talaga yan. Yung tao nga, eh, nababad lang sa araw. Eh, katulad ko, eh, nangingitim din ako. Eh. Pero mga boss, atin natin lang to, maitim talaga ako. Ah, ito mga boss, sana nakita nyo naman yung gawa, di ba? Liyahin nyo lang po siya maigi mga boss. Tapos, pagtapos nyo po siyang liyahin, punasan nyo po ng basahan na malinis. Siyempre, nagamit na yun. Kaya medyo dumumi na yun, pero ipagpag nyo lang yun, tanggal ulit yung dumi nun. Pag okay na po, pag maglalagay po kayo ng brake pad, o may gatla po yan, doon nyo po itapat yung brake pad sa dalawang gatla niya, taas-baba. O dito naman sa kabilang side, ganun din po, unahin nyo po yung sa baba. O pag nailagay nyo sa baba, o itulak nyo lang sa taas, itapat nyo lang po siya sa gatla niya. O diba, simple-simple lang po. O pwede nyo na pong ilagay itong brake caliper niya. Pero bago nyo po ilagay, nakakalimutan ko na, o spray nyo po yan ng WD-40 para yung kalawang na kumapit dyan is mawala. Tsaka yung gamitan ngayon ng brush. Diba? O, para mas lalo po siyang luminis. Diba? O, pag okay na po, gamitan nyo naman po ng basahan. Kaya ako naman po yung ginamitan ng basahan para yung alikabok, huwag po dumikit sa brake caliper or sa mga piston niya. Ganun po yun. Yun po ibig ko sabihin. Tapos, pwede mo na pong ilagay itong brake caliper niya, gaya ng dati. Ibalik mo po yung dalawang bolt na number 14. Sa paglagay po ng mga bolt yan, mga boss, taas-baba, gamit ka muna ng kamay para siguradong hindi po malustred. Maganda na kasi po yung pagdating sa tornilyo, sigurado ka po. Para pag ginamit mo po yan ng wrench at ihigpitan mo na siya, wala ka pong maging problema. Hindi ka mag-aalala na kung nakasentro ba yung pagkakalagay mo ng mga bolt or hindi. O, di ba? O, pati sa baba, ihigpitan mo na po siya maigi. Mas maganda ha, gamit ka pa po ng ball hammer, paruhin mo pa yan para siguradong mahigpit talaga siya eh. Ganun lang mga boss ang gagawin nyo palagi. Kapag gagawa po kayo, siguraduhin nyo pong mahigpit po yung tornilyo na hinihigpitan nyo. At pag okay na, pwede na pong ilagay itong gulong. Oh, ganun lang po sa kadali mga boss. Maraming salamat sa panonood. Sana po meron po kayong natutunan kahit kaunti lang. Sana huwag nyo naman pong kalimutang mag-subscribe sa channel ko kung maaari. At pakipindot na rin po yung notification bell para lagi po kayong updated sa bawat video na ginagawa ko. Marami pong salamat.